gagawa po tayo ng ice candy. Now, ang ating ingredients po para sa ating ice candy is kakailanganin po natin ng, of course, condensed milk, sugar, water, and salt for taste. Kunting salt lang naman kasi dapat kailangan talaga natin ng bali, yun nga guys. Ito. Ito po yung gagawin nating ice candy. Sa inyo kung paano ko po ginagawa yung aming ice candy. So, start na po natin ng ating ingredients, ang ating mixture. Ganito po yun. Nag-try lang po ako gumawa ng ice candy kasi nakita ko ang daming mga bata. Siyempre, yung mga bata, hindi naman sila nakakalabas dito kasi banda paglabas ko ng day. Dami kasi mga bata siya. Dito lang naman ang bahay lang naman namin. Nakailang gawa na rin po ako guys ng ice candy. Ayan, focus na. Bali, dalawang bali po pinili ko. Isang cookies and cream at saka isang melon. Yung cookies and cream na ubos na. So, wala na ito ng ice candy sa rin. Gagawa na po ako. Then, ipapakita ko po sa inyo paano ko na masasabi ko naman po talaga sa inyo guys na okay naman yung kanyang lasa, kaya siya binabalik-balikan ng mga bata. So, ngayon, papakita ko po sa inyo para at least may idea man lang kayo paano po gumawa ng ice candy. I'm sure naman na marami na po sa inyong marunong gumawa ng ice candy. But, for me, iba po ito kasi gagawin kong ice candy. Hindi ko po kasi siya tinitipid. Kaya yung mga bata, bumabalik-balik po talaga sa bahay para po na po natin guys. Lahat po kasi ng ginagawa ko po is may mga measuring po dapat yan. So, dapat balance po yung ating mga ingredients. Kasi pag masira na natin, syempre nangumay din po yung mga bata. Start po na guys. Ayun, kaya po ko nagawa ng ice candy kasi yun nga, trinay ko lang kasi yung mga bata nga tapos nagkataon summer na po ngayon. So, isipan ko po gumawa ng ice candy. At so far, limang beses na po ako nakakaubos ng 50 plus na ice candy. So, ito pang last na to na gagawin ko. Hopefully, makakaubos po ako kasi wala akong time maggawa din. Kaya dinadamihan ko na. So, guys, ako kita ko po sa paano gagawin natin. Kailangan lang natin siya. Ito po is exact lang po natin lahat. Kailangan po natin dito is 24 tapos ng milkshake na melon. So, milkshake po siya. Then, melon yung kanyang flavor. So, start na po natin, guys. Bali, 24 tablespoon po ng milkshake na nilagay po natin. Then, in-ex po natin ang ating sugar. Bali, ang sugar po natin is 24 po dapat. Ginagamit po natin na ganito kasi minsan yung iba matamis na masyado yung ganito. So, sa akin naman is okay lang na 24 tablespoon din yung sugar ang ilagay ko. So, ito po ilagay natin. Okay.
jersey po siya, medyo creamy po siya. Tapos yung mukha po siya, wala po. Medyo madami na ako, kaya dalawa po yung hindi po ako nag po-promote po ng brand. Pinakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginagamit ko pong ingredients, but I'm not promoting any brands po sa mga niluluto ko po ngayon or binibake ko or ginagawa ko. Pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga ingredients na ginagamit ko. So, start na po natin. Make sure yung ating melt. Dapat pagkain yung ating melt. Dapat 8 kandalit. 8 tablespoon ng jersey. Isang basong ganito, so lumabas po siya ng 3 cups. Ayun, 3 cups. Inabot po niya. So, bali, 10 cups po lahat ng 10 cups po lahat yung ating water. I-mix lang po natin ito. I-mix lang po natin siya hanggang na-dissolve po lahat. Thank you.
kumukuha.